Hello mga kadeli! Another character bento cake for today's video! So this time, kailangan natin gumawa ng square bento cake. Dahil as per photo reference na sinend ni customer, square ang cake. So para makagawa tayo nun, yung round bento cake ay hahatiin natin sa gitna. Once nahati na, pagsasamahin nyo ng opposite side. Then yung middle, hahatiin nyo lang ulit ng konting part para kumuha ng pantapal dun sa may space. Don't worry guys, bento cake yan, kaya kahit anumang maging shape nyan, magkakasya pa rin yan sa bento box. Huwag nyo lang talagang kakapalan yung icing. In my experience, mas madali talaga magpakinis ng icing sa round cake or round bento cake. Unlike sa square cake or rectangle cake. Ang round cake kasi, tuloy-tuloy lang yung pag-ikot niya habang pinapakinis yung cake. While yung square or rectangle cake, meron mga edges. Kaya mapapahinto ka o mapapadahan-dahan ka magpakinis kapag napapadaan dun sa mga edges. Kaya for me, mas preferred ko talaga ang round cakes. Pero syempre, dun tayo sa request ni customer. Cake niya yan eh. So ayan no, unti-unti na rin natin napakinis yung cake. And now, itatransfer ko na sa bento box. Actually, natagalan talaga ako sa square cake na to. Ayan, nag-fit naman. So now, sisimulan na nating mag-drawing. Bali, ang theme ng bento cake na to ay Harry Potter. Kaya ang character na da-drawing natin ay si Harry Potter. Sinimulan ko muna mag-outline para matansya ko yung character sa bento cake. Para madali ko rin ma-adjust or mabura kung sakali makulangan ng space. Hindi na ako gumagamit ng toothpick kasi minsan hindi ko rin naman nasusundan dahil natatakpan din ng icing. Kaya dinediretso icing ko na lang yung pag-drawing. Pero syempre, una na gagawin natin palagi kapag magda-drawing tayo ay yung double toning method. Sa pag-outline ko, first tone niyang ginamit ko, light color lang. And now, dahil tapos na tayo mag-outline, mag-shade na ako ng color ng face. Sa color ng face, super light brown food color lang ang ginamit ko. Bali dito sa paggawa ko ng character bento cake, from preparation to final output, inabot ako ng isa't kalahating oras mahigit. Talagang matagal talaga gumawa ng character bento cake, unlike sa minimalist bento cake. Kaya kahit sabihin natin na bento lang yan, maliit na cake lang yan, talagang pinag-effortan yan. Yun po ang mas nagpapamahal sa cake. Siguro kung sa akin, dahil medyo sanay na ako sa pagguhit sa bento cake, kaya inabot ako ng isa't kalahating oras. Pero nung mga panahon na nagsisimula pa lang ako at hindi pa ako sanay, inaabot talaga ako dyan ng mahigit 3 oras. And hindi pa ganun kapulido o kakinis yung mga character ko. Dahil hindi ko pa alam kung anong scraper yung gagamitin para pakinisin, dati ay yung small spatula lang ang ginagamit ko. In the long run, na-discover ko na lang din yung acetate scraper, which is pinaka nagpatulong talaga sa akin para maging pulido yung mga gawa ko. And yung cello sheet, napakaganda talaga gamitin yan dahil kahit maliit na detalye ay kayang-kaya niyan. Dati kasi piping bag lang ang ginagamit ko, in which medyo mahirap siya dahil malaki ang butas. Kami as baker, dahil continuous yung paggawa namin ng mga cakes, kaya continuous din kami na natututo sa paggawa ng cake. Sa bawat cake kasi na ginagawa namin, iba-iba ang design, so iba-iba rin ang pangangailangan. Kaya unti-unti natututo rin kami sa mga dapat naming gawin o dapat gamitin para mas mapaganda ang isang cake. Kami as baker, para mapaganda ang isang cake, kailangan dedicated ka talaga. And mahal mo yung ginagawa mo dahil kung hindi, kalaunan, gi-give up ka din. Dahil mahirap talaga gumawa ng cake, lalo na kung home baker and self-employed. Bali, malapit na pala tayong matapos. Ang gamit ko pala ng mga color ng icing ay black, nude, dark brown, light brown, yellow, red, and gray. Yun kasi yung ginamit ko pang outline. Pero any light color naman pang outline is pwede na. For the final output, nilalagyan ko na lang din ng mga outlines bawat details para mas ma-emphasize yung design or yung character. Ang gamit ko pala ng icing for cake ay whipped cream. Then yung pang-drawing ay buttercream. As you can see pala, meron akong tissue sa gilid dahil dyan ko pinupunas yung icing na in-script ko. And yung icing pang-outline ko. And maganda talaga na lahat ng color ng icing na kakailanganin sa character na to ay nakahanda na para hindi mas mapatagal at tuloy-tuloy lang ang paggawa. And lastly, for final design, sinulat ko na ang dedication. And nilagay ko na ang ating Dear Delicious logo. And that's it! Ito na ang finished product! Babush!